Are you okay? Ba't parang naninilaw ka? Tsaka, ba't parang pumapayat ka? Hindi. Kulang lang siguro ko sa tulog, anak. Nakapagod lang talaga. Sigunod ka pa talaga. Kuya, I asked Mom to come. Remember? Aayusin ko yung pagkain natin. Maiwan ko muna kayo, ha? Sino, anak? Nung pinatigil ako ng daddy nyo na magtrabaho sa barko, and to leave all the work that I have done there just to become a housewife, na-depress ako, anak. So, sinasabi mo na nagsisisi ka, na inalagaan mo kami. Please stop, kuya! No, of course not. It was the best decision that I made. Kasi nakita at nasubaybayan ko kayong dalawa magkapatid na lumaki. But your dad and I became distant in the process. Now you're blaming dad kung bakit ka nangaliwa. It was wrong for me to fall in love with another man. Kaya tanggap ko na rin na meron na rin ibang babae sa buhay ang daddy ko. Sylvia. You don't have to take all the blame on this. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo yung karir mo. Di ba lagi nga nila tayong tinutukso? Dahil maliit lang yung sweldo ko, head chef ka, at pipitsuging seaman lang ako. Alam mo namang hindi issue sa akin yun, hindi ba? Sa'yo, wala. Pero sa akin, meron. Sobrang nanliliit kaya ako nun. Tapos sa tuwing umuwi ka, nararamdaman ko na ang layo mo na sa akin. All this time, si Dad yung sinisisi ko sa nangyari sa pamilya natin. Gino, huwag kang ganyan sa mom mo. Because I also had an affair. This was even before your mom's. What? You guys are sick. That is why I never talked about your mom's affair. Hindi naman ako siniraan ng nanay niyo sa inyo, di ba? Eh bakit hindi mo mapatawad si mommy sa mga pagkakamali niya? Because it made me feel inadequate as a man. Lumabas lahat ng insecurities ko. Tapos, kung kailan ako naging kapitan ng barko, doon ako niloko ng nanay nyo. Ano na nasasabihin ng mga kamarino ko? That's it, Dad. That's it. That's it. Dahil lang nakakalalaki sa'yo sa pagiging kapitan ng barko? Eh, yung mga anak nyo. Ha? I'm sorry, anak, nadamay pa kayo. And I met your tita, Ivy. Huling sampa ko nun sa barko. PR siya ng cruise line namin. She wanted me to quit my job and then put up my own company. Grabe! Ibang klase kayo mga magulang! Iniuna niyo yung ego nyo kaysa sa kapakanan ng mga anak nyo! We tried our best to provide. What, Dad? Provide what? Our needs? Ha? Magulang ang kailangan namin! Kayo! Teka. Sandali lang, Gino. Hindi naman kami nagkulang sa inyo bilang isang magulang, ha? Narinig niyo ba yung mga sarili niyo? Sana nagpakatotoo na lang kayo! Dahil sa pride at ego nyo, nasira ang pamilya natin!
I can't believe you came. Pamilya ko pa din siya. Ngayon lang ako nakakita ng ina na winasak ang sariling pamilya. Bakit ba napaka-desperado mo na sirain ako sa mga anak? Because I'm a jealous woman. Ayoko nang may kahati. And Enrico will always think of you dahil ina ka ng mga anak niya. Yan ang hindi mo na mayayari sa akin. We'll see. It's all about perspective. I run a PR firm. And baka gusto mong magpatulong para ayusin yung basura mo kumain. Ang ganda ng sunrise, no? Yan naman ang lagi nating nakikita nung nasa barko pa tayo, hindi ba? Alam mo, namiloko mo ako. Galit na galit ako sa'yo. Piling ko kasi kumagat ulit. The back of my mind, yun naman talagang naisip ko eh. Ang gumante. Pero ang unfair mo kasi. You never gave me a second chance. Sa loob-loob ko kasi, mas magandang maghiwalay na lang tayo. Para mahanap mo yung taong para sa'yo. Kung hindi naman natin nakita para sa isa't isa, para saan pa? Harold, I'm telling you, invite mo na si Elisa mag-swimming. Hindi kasi marunong lumangoy si Elis, tita eh. Marunong kang lumangoy, di ba? Kahit na tita, delikado pa rin. Di ba ako yung nagsiship sa inyo? Bakit ayaw mo ko paniwalaan? Romantic yun, yung dadaling mo siya sa dagat, with your arms, enjoying the horizon. Sige na! Yeah. Harold, kailan ba kita pinahamak? Hmm? Sige na, invite mo na si Elise mag-swim. Okay? Standby ka na. Gagawin na natin yung susunod na plano. Ngayon na narinig ko na yung buong kwento. Ang gulo pala talaga ng love life ni Daddy, no? Pero anak, huwag ka din naman maniniwala. Ah, hindi naman lahat ng seaman manluloko. Kaya kailangan talagang mamili ka ng manliligaw mo, ha? Ay nako, ma. Sa panahon ngayon, kahit pangit manluloko. Kaya, don't worry. Hindi ako madaling mabola. Sabi mo yan, ha? Gandang araw po, tita. Elise, sayang naman yung summer outfit mo. Ang ganda mo pa naman. Bolero ka din, ano? Tara, Elise. Langoy tayo. Dun, oh. Ano? Langoy lang po sana, tita. Ay, hindi. Hindi ako payag na maglangoy ito dahil hindi marunong itong maglangoy ito, anak ko. Masyado malalim mo. Yun nga po yung point, tita, eh. Ano yung point? She needs to face her fear. Sige na, please. Kasama ka naman si Harold, eh. Kaya nga nanginervyos ako. Hindi pwede sa masyadong malalim, ha? Kasi inuulit ko, hindi siya marunong lumangoy, Harold.
Akong bahala, tita. Mag-iingat, ha? Opo, tita. Salamat po. Harold, ha? Bantayan mo yung anak po. Thank you po. Tara, Nenis. Thank you, ma. Bye-bye. Sa mababaw lang, anak, ha? Opo, tita. Oh, bahala sa'yo. Uy! Natatakot ako! Oh my God! Ano ba? Uy, huwag mo na ako maliit! Kuhala ka dyan, malalim ka! Please, Daddy's here, ha? Huh? Daddy's...